Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Asahan po ang gradual o unti-unting pagbaba ng temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa dahil po yan sa pagbabalik ng amihan or northeast monsoon, yan ay sa mga susunod na buwan. For this month of December, asahan po natin sa Northern Luzon, particularly sa may lowlands dito sa may Ilocos region at maging sa Cagayan Valley, asahan na maglalaro ang minimum temperatures or pinakamabababang temperatura from 14 to 22 degrees Celsius. Sa mga kabundukan naman po sa Luzon, particularly dito sa may Cordillera region, malapit sa may Sierra Madre Mountain Ranges at dito rin po sa may Caraballo, maglalaro naman from 10 to 13 degrees Celsius na lamang ang pinakamababang temperatura. Sa Lowlands Luzon, yung mga Kapatagan po dito sa Luzon, particularly sa may Central and Southern Luzon, nasa 17 to 25 degrees Celsius ang ating minimum temperatures. Habang sa Metro Manila, pagsapit ng madaling araw, posibleng bumaba pa into 18 degrees Celsius yung ating minimum temperature. Sa ating mga kababayan sa may lowlands, Visayas, nasa 19 to 25 degrees Celsius pa rin po yung ating pinakamababang temperatura. Habang sa Mindanao, sa madaling araw, yung mga malapit po o yung mga nakatira sa kabundukan, nasa 15 to 17 degrees Celsius yung ating minimum temperature. Habang sa lowlands, Mindanao, or sa mga Kapatagan, nasa 20 to 24 degrees Celsius. At kapansin-pansin po, pagsapit ng Enero 2023 ay mas mababa pa ng around 2 to 4 degrees Celsius yung ating mga minimum temperatures. Ngayong araw po, asahan naman ang pagbabalik ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean na generally mainit po, magdadala ng maalinsangang panahon sa ilang lugar at mga pag-uulan naman, lalo na sa may silangang parte ng Visayas and Mindanao. Habang shoreline pa rin o yung linya kung saan nagtatagpo ang amihan at ang easterlies dito po sa silangang parte ng Luzon. At magandang balita, base na rin sa ating latest satellite animation, ay wala po tayong namamataan na bagyo or low pressure area na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend po yan. Sa ating mga kababayan sa Palawan, patuloy ang maulang panahon dulot ng easterlies o yung hangin na galing sa silangan. Mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha at landslides. Habang dito sa may eastern side of Luzon, particularly sa may Batanes, Mabuyan Islands, northern portion of Quezon at maging dito rin po sa Camarines Norte, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at aasahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, dulot pa rin yan ng shoreline. So mag-ingat po sa mga pagbaha at landslides. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, fair weather conditions tayo, generally magiging bahagyang maulap at minsang maaraw naman, umaga yan hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi ay nagkakaroon na rin mga kaulapan dito po sa silangang parte pa ng Luzon, particularly sa may Cagayan, down to Isabela, Aurora, natitirang bahagi ng Quezon at ng Bicol region. At aasahan na rin yung mga pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa Metro Manila, may bahagyang mataas na tsansa ng ulan pagsapit ng tanghali pero eventually mawawala din po ito pagsapit ng gabi, gayon din sa natitirang bahagi ng Luzon. For Metro Manila, ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio naman mula 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa silangang parte ng Visayas and Mindanao, asahan pa rin ang mostly cloudy skies at aasahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil po yan sa easterlies. Asahan ang mataas na tsansa ng ulan ngayong umaga pa lamang sa may Eastern Visayas, mga lalawigan ng Bohol and Cebu, gayon din sa buong Caraga region and Davao region. So pinag-iingat po natin sila sa posibleng mga pagbaha, lalo na malalapit sa ilog at possible din po yung pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po dito sa may northern portion of Panay and Negros provinces, mataas na ang tsansa ng ulan as early as this morning at magpapatuloy din ang mga pag-ulan ngayong umaga dito sa may Sulu and Tawi-Tawi. Pagsapit naman ng tanghali, makakaranas na rin po ng mga localized thunderstorms itong Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ay magiging maganda na po ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao with the exception of Caraga, at asahan na rin ang pagbuti ng panahon sa Visayas except dito sa may Samar provinces and Southern Leyte.
For Metro Cebu naman, asahan ang temperatura from 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, 25 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw po, dahil sa pagbugso pa rin ng amihan, ay meron tayong gale warning or banta ng matataas na alon sa may northern Luzon. Particular na dyan ang mga baybay ng Batanes, Cagayan, at dito rin po sa may Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Hanggang 5.5 meters or halos dalawang palapag po ng gusali ng mga pag-alon ang mararanasan doon. Delikado ito sa maliliit na sasakyang pandagat. At maging yung mga katamtaman at malalaking sasakyang pandagat, pinag-iingat din po natin sa maalon na karagatan. Maalon din po dito sa may silangang parte ng Aurora, dito rin po sa Isabela, all the way hanggang dito sa may Bicol region and Northern Samar, bahaging epekto na rin ng Northeast Monsoon. So pinag-iingat din natin ang ating mga kababayang nangingisda doon. Posible pa rin umiral ang maalong karagatan dito sa Luzon sa susunod na dalawang araw. Sa Metro Manila, sa susunod na tatlong araw, asahan pa rin natin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Asahan naman ang mainit at maalinsangang temperatura hanggang 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. May mga localized thunderstorms bukas around hapon. Then pagsapit ng Sunday and Monday, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, almost similar weather conditions sa Metro Manila, pero mas maaraw po doon lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. Malamig, 16 to 17 degrees Celsius sa madaling araw. Then pagsapit ng tanghali, hindi rin kainitan, nasa 23 to 24 degrees Celsius. Possible yung mga localized thunderstorms bukas. Then sa Sunday and Monday, mababa pa rin ang tsansa ng ulan. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, asahan po sa susunod na dalawang araw ang pag-iral ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may tsansa ng mga pag-uulan as early as morning. Then pagsapit ng Lunes, asahan po yung pagbabalik ng shear line. So possible, hindi lang itong Legazpi, most of Bicol Region, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So pinag-iingat po natin sila sa posibleng baha at landslides. Sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, Saturday hanggang Monday, asahan ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan, dulot po yan ng easterlies. So umaga pa lamang bukas, asahan ang mataas na tsansa ng ulan. Umaga at hapon po, may mga localized thunderstorms tayo. Sunday, mababa ang tsansa ng ulan. Then sa Monday, asahan yung mga pag-uulan, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, asahan din po ang mga pag-uulan sa hapon at gabi, dulot pa rin yan ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Wala po itong kinalaman sa bagyo or low pressure area. And for the rest of the day, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Si Haring Araw ay bahagyang late na sisikat, 6:06 ng umaga, at lulubog pa rin ito 5:25 ng hapon.